kami ang magpapahappy ng morning nyo dito sa TikTok Live! At marami kami inihandang pampahappy ngayong Friday. At ang una na dyan, ang sagupaan ng mga nangangarap maging kampiyon! Excited na ang mga tiktropa natin dito sa studio dahil alam nilang magiging matindi ang banggaan ng mga boses ngayong umaga. Tiktropa! Sama-sama natin kilalanin ang mga Pilipinong may pusong kampiyon dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Kahapon, isang young Binitera at isang R&B heartthrob ang nagbanggaan. Si John Chel Decena ang nakakuha ng mas maraming stars sa Inampalan. Kaya siyang nakaharap ng kampiyon na si MC Mateo. Sa back-to-back tapatan, matapang na pinagtanggol ni MC ang kanyang titulo. Isang panalo na lang ang kailangan ni MC para makatawid sa Grand Finals. Makuha niya kaya ang hinahangad na 5 consecutive wins? Tutukan niya ngayong araw dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Mamang! Alam mo, napaka ano mo ngayon, parang huggable, cuddly, parang kasi Barbie. Barbie yung dating niya, di ba? Alam ko yan. Ito ba yung Barbie na may karayom? Hindi, iba naman yun. Sa magkukulam naman yun eh. Sincere yun, sinabi ko. Talaga? Parang Barbie ang forma mo. Usong-usong nga ngayon yan eh, Barbie. Buti ka pa, ganyan ang mga sinasabi mo. Naku! Hindi ba sabi ka mukha ko si Ken? Ha? Ken. Naku, tara na Kuya Kim. Anina natin to. Okay, eto na po. Ito ang araw na magdidikta kung makakapasok sa Grand Final si MC o mapapabagsak siya ng bagong kampiyon. Aha, ito na nga para simulan ang labanan. I-welcome na natin ang ating mga Inampalan. Our guest judge, songwriter na record producer pa, R&B crooner, Darryl Ong. Darryl Ong. Ang Cebuana Biritera Queendom Diva, Jessica Villarubit. Singer and vocal coach, OPM hitmaker, Renz Verano. Kilalanin na natin ang dalawa nating kalahok, Albert Baluyo at Maricar Aragon. Sila ang sasabak sa Unang Banggan! I'm so proud na at the age of 33, graduate ka. Yes po. At kaka-graduate mo lang last year or this year? Last year po. Hindi ka ba nailang na parang at the age of 33, saka ka lang gumraduate? Hindi po. Proud pa po ako dahil po, dahil po alam ko na ba kung ba't ako na late. Dahil pinagsasabay-sabay ko lahat eh. I-stop ako dahil sa singing konti, sa tarabaho ko po. Mm-hmm. Ayun po. Pero ano yung nag-push sa'yo para tapusin ito? Siguro po yung kahirapan po sa buhay. Tsaka yung sa family po. Kasi since na wala po si papa ko, ayun, parang feeling ko, parang sa akin ang nakadagan sa yung responsibilities. Tapos yung alam ko po na pag nakagraduate po ako, parang daig pa yung nanalo sa singing contest po dahil parang andun na yung future ko, yes, parang gano'n. Inuna ko po yung sa school ko bago po yung sa career ko, sa, which is yung singing contest. Albert Baluyot ng Quezon City! Albert, talaga namang laban na laban si Albert. Laban I love that song. Feel mo yung laban niya, di ba? Damang-dama mo yung song. Gusto ko yung kantang yan. Ano kaya masasabi ng ating Inampalan? Albert! Grabe. Medyo na-move ako sa kanta kasi special sa akin yung kanta na yan. May time na kanta ko yan sa anak ko nung nalayo sa akin. 3 years kong hindi nakita. Nasa States. So... Huh? Ipaglalaban ko ang ating pag-ibig. Maghintay ka lamang, ako'y Tama na. Ako! Baka maiyak ako. Baka maiyak ako. Dalawang linya lang nakakaiyak na. Ba't ganun? Hindi. Kasi para sa anak eh. Para sa anak. Kaya ramdam niya. Kaya siguro ano, ang linis ng pagkakanta mo, siguro naghahanap lang ako ng something na medyo maiiba ng onte. Kung paano mo siya gagawing sariling version mo. Yes. Siguro yun lang. Pero the song choice, may extra point sa akin kasi very, may connection sa akin yung kanta na yun. Tama. Albert, ako naman. May napansin na, lang ako na may part na di mo maaabot yung mga notes. Okay. Careful ka doon. Dapat talaga support talaga ng breathing yun eh. Para matumbok mo talaga yung mga notes. May mga flats and sharps lang. Pero maganda pa din. Ayun. Maganda pa rin. Okay, Albert. Ayan. May puso, no doubt, ang pagkanta mo. Maganda ang interpretation mo. Kaya nga lang,
meron din akong hinahanap na originality. Yes. Kailangan kasi yon. Merong parts dun sa ito na naman, yung laging nakakalimutan natin. Always nagko-concentrate kayo sa mataas. Yung gitna na napapabayaan. Meron kang tendency dun sa parts na yon. Again, mid-range. Low, okay lang. Mid-range, always. Concentrate on that part. Yun lang. Maraming salamat sa ating mga inampalan. Anong score kaya ang bibigay ng ating inampalan? Albert, ang binigay ko sa'yo ngayong araw ay... 3 stars nice. Ang binigay ni Renz. Albert, ito ang stars na bibigay ko sa'yo. Stars ang binigay ni Daryl. Ibibitin muna natin kung ano ang score ni Jessica. Sa ngayon, kikilalanin na natin ang ating pangalawang kalahok. Ito na po, Maricar Aragon. Balita ko daw, ikaw ay isang songwriter. Yes po, nagsusulat po ako ng mga kanta. Pero mostly po about parents po siya. Talagang interest ko po talaga na magsulat. Mm. But at the same time, I also wanted to write songs for other people. Pero kasi po, ako po kasi nung bata po talaga ako, hilig ko na po talaga magsulat. Pero not sa songs pa lang po. Nagsusulat po ako for stories, yung app po na for reading. Nagsusulat po ako doon. And then, kahit po yung sa mga uso po ngayon na social media, na stories, nagsusulat din po. Pero teka lang, hindi ako maniniwala na songwriter ka kung hindi talagang ipaparinig mo sa amin yan. Pwede ba mapakinggan? Sige po. Nag-start po siya sa You are my night and day, my savior in every little way. Congratulations in advance and thank good luck sa'yo, Maricar. Thank you, Bor. Maricar Aragon ng Quezon City. I dreamed a dream. Alam mo, Mama, yung history ng kantang yan, Les Miserables, unang kinanta ni Patti Lupone, pero kinanta rin eventually ni Lea Salonga, Fantine, di ba? Yes, apa. Ano kaya masasabi ng ating inampalan? Maricar, hello. Hello po. Pwede ba ako magtanong bakit yan yung pinili mong song? Kasi po, favorite ko po talaga sa mga musicals is Les Miserables po. And very idol ko din po kasi si Miss Lea. Ang choice of song kasi na isinasali sa isang contest, napakalaking bagay. Ito ang magbibigay sa'yo ng magandang puntos o ito ang magbibigay sa'yo ng hindi masyadong magandang reaction sa mga magja-judge sa'yo. Okay? So, sa tingin kasi namin ni Daryl, mas meron sigurong mas maganda na kanta na maibibigyan mo ng magandang expression or interpretation. Yan ang... Tama po ba, Sir Renz? Parang it's like when you're going into battle. Oo. Yung choice of song ba, parang yun yung weapon mo eh, di ba? Kailangan yung pambato, panlaban. Kumbaga punong-puno ka ng bala. Mm. Oo, medyo nakukulangan kami sa bala nung yung inihandang awitin. Yung vibrato mo maganda, ha? Straight so muna, and then papunta ka sa tremolo. Ba? Maganda yon. Mid-range, okay lang. Low notes. Nung umabot tayo doon sa mababang parte ng kanta, wala na akong marinig. Yan. Jessica. Maricar, I really admire your dynamics. Ando naman yung emotions na na-feel ko naman. Sa akin siguro, careful lang sa reaching sa high notes. Medyo pulido talaga. Yun lang. Pero magaling. Thank you po. Okay. Maraming salamat sa ating inampalan. Anong score kaya ang ibibigay ng ating inampalan? Naku, ibinigay ko sa iyong between ngayong araw ay... 3 stars ang binigay ni Renz. Maricar, ito ang stars na bibigay ko sa iyo. 3 stars ang binigay ni Daryl. At of course, mamaya na natin ipapakita ang scores ni Jessica. So far, si Albert ay merong 6 stars at si Maricar naman ay 6 stars. So tie kayo ngayon. Ang napili ng inampalan na lumaban kay MC, kilalanin sa pagbabalik ng tanghalan ng kampiyon. Dito lang yan sa...
Tektokla! Tropa, pinanood mo hanggang sa dulo itong video na to, very good ka! For more happy time, watch more TikTok videos on our official social media pages and subscribe to GMA Network Official YouTube channel.